Hello mga Lutz, mga guys. Ayan, samahan niyo po ako ngayon. Manguha po tayo ng gulay. At yan na nga po, nakikita niyo po dyan na mayroon na po akong napitas dahil hindi ko na na-videohan dahil nagmamadali po ang person kaya baka bumaba na naman yung aking dalawang anakers sa sapa. Kaya ayan, din ako nag-video-video. So ayan na lang yung bibidyohan ko ngayon, yung mga sitaw na native. Hindi ko po alam yung pangalan ng sitaw na yan, basta native po yung tawag na namin dyan, charot. So ayan nga po, napapansin nyo po dyan na may tulay. So ayan po, sa ano lang po yan ng tulay, kung saan-saan lang po nagtatanim ang mga person, basta may pwedeng taniman, ayun, go, gora. Maganda po yung kasi yung may mga tanim-tanim, kaya makakalibre po tayo ng mga pansangkap natin sa ating mga lulutuin. Ayan, comment down below po sa mga mahilig din dyan magtanim-tanim kung saan-saan, charot. So ayan, marami na nga po yung ano, yung sitaw na yan, kaya kailangan na nating harvestin. Yung time na nga po yan, iniisip pa po ng person kung ano ba yung gagawing luto ko dito sa mga pinagpipitas kong mga gulay na to. So hindi ko po talaga alam kung ano po yung lulutuin ko ngayon, basta namitas na lang po ako ng mga pwedeng pitasin na mga gulay kasi nasasayang nga po sila pag napabayaan ba. So nasasayang lang po. Yan po yung ating susunod na harvestin, yung mga kamatis. So marami po mga bunga yung kamatis natin ngayon at malalaki po yung kanyang mga bunga. Siyempre, kukuha lang po tayo dyan pag once na nangangailangan tayo ng kamatis. So hindi naman pwede yung pitasin, harvestin na lang siya nang wala naman tayong paggagamitan. Nasasayang lang. So kukuha lang po tayo dyan kung ilan yung ating gagamitin sa ating pagluluto. So ganun lang po yung ginagawa namin. Comment nyo po sa baba kung nakaka-relate po kayo. And then yan nga po, masarap po pag once na yung iyong itinanim ay malapit mo nang aanihin. So napakasarap po sa pakiramdam. Ano daw? So ayun, ang sarap po sa pakiramdam pag once yung tinanim mo, ayun, yung mamimitas ka na. So napakasarap po sa pakiramdam. So ayun lang po, salamat po sa inyong suporta, salamat po sa inyong panonood. Don't forget to share and follow. God bless.